Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal at ginagalang kong mga kapatid sa relihiyong Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Salil Fauzan na Al-Mulakhas Al-Fiqhi, na kung saan ito ating tinatalakay at pinapaliwanag sa ating weekly lecture o online study sa ating subject na fiqh. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway maging kapakipakinabang ito at dalangin din natin, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan pa niya nawa ang ating mga kaalaman at lagyan niya ng baraka ang ating mga natututunan upang sa ganon ay ating maisabuhay ang mga kaalaman na ito para alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang ikalawang episode ng weekly lecture na ito sa subject na fiqh, kung inyong maalala sa first episode po mga kapatid, ay ating tinalakay inumpisahan sa page 7 na kung saan tinalakay dito ng ating Sheikh ang fadlu tafaqquh fid din, ang kainaman, kahigtan, gatimpala ng pagsasaliksik ng kaalaman bilang paghikayat sa atin ni Sheikh na magsaliksik, magpatuloy, mag-aral sa pagsasaliksik ng kaalaman. Ayun na nga, pinahayag niya sa page 7 hanggang page 10 ang kainaman, kahigtan, gatimpala ng pagsasaliksik ng kaalaman at ito nga obligado sa bawat isa. Ganun din naman na ating tinalakay, ipinaliwanag ang kahulugan ng fiqh bilang panimula ng subject na ito, ay kailangan natin maunawaan muna ang literal ng kahulugan ng fiqh at kung ano yung tinutukoy ng fiqh sa filistilah, yung pahulugan na ibinigay ng mga ulama sa fiqh o pangrelihiyong kahulugan. Ang kabuuan nun ay ang subject tinatalakay natin sa fiqh ay af'alul mukallafin, yung mga ginagawa, physical na ginagawa ng mga mukallaf. Ang tinatawag na mukallaf ay yung taong may katungkulan na siya, taong nasa tamang edad na inobliga na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng pagsamba at dapat na niyang iwasan ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na mukallaf na meron na siyang katungkulan. So ang tinatalakay sa fiqh, ang subject dito ay ang ating mga gawain mga kapatid. Hinahatulan ng Islam, binibigyan na ng panuntunan o kaya mga kondisyon, alituntunin, ito o kaya mga batas. Ito ay wajib, haram, makruh, sunnah o di kaya mubah o di kaya mga kondisyon ng gawain o kaya mga panuntunan, mga batas. Iba pang mga tinatalakay sa fiqh. Mag-aasawa siya, magsasala siya, o di kaya mag-ablusyon siya, mayroong batas, panuntunan na kailangan niyang sundin, mag-aayuno siya, may mga nakakasira, may mga panuntunan, mag-ahad siya, ganun din naman, mayroon siyang dapat gawin na mga panuntunan, alituntunin, at mayroon siyang kailangan iwasan, at iba, mangangalakal siya, no? Mag-aasawa siya, mga divorce, lahat ng gawain ng tao ay hinahatulan o pinag-aaralan sa tinatawag na subject na fiqh. Ang akida naman, gaya ng ating nabanggit sa first at second episode ng akida, ay ang tinatalakay sa akida is more on beliefs. Ang mga lahat ng ano pamang pinaniniwalaan ng isang tao ay tinatalakay sa tinatawag na akida. Ngayon, sa page, tutungo na naman tayo sa page 13 ng aklat ni Sheikh Salil Fauzan. At yun na nga, umpisahan niyang talakayin ang tinatawag na Ahkamu Tahara wal Miyah. Babun fi Ahkami Tahara wal Miyah. Ibig sabihin, ang pintuan o di kaya kabanata hinggil sa mga ahkam, mga batas, panuntunan, alituntunin ng pagtatahara, pagdadalisay, paglilinis, pag-ablusyon, pagligo, wal miyah, at ano yung ang mga uri ng tubig na kailangan, mga uri ng tubig na gagamitin sa tinatawag na pagtatahara. So ito yung inumpisahan ng ating Sheikh sa aklat na ito. Bago yon, sa page 13, pinaalalahan ng tayo ni Sheikh hinggil sa kahalagahan, no, katayuan o kahalagahan ng salah. Sabi ng ating Sheikh, tandaan natin, inna salata hiya ruklu thani min arkanil Islam ba'da shahadatain, na tunay na ang pagsasala ang ikalawang haligi
ng Islam pagkaraan ng shahadatain. Wahiyal farikatu bainal muslim wal kafir. Ito ang kahibahan, no, pagitan, kahibahan ng pagiging ng muslim at ng isang kafir. Ibig sabihin, itong tunay na sukatan ng pagiging muslim ng isang tao, itong sala na ito. Wahiyal amudul Islam, ito yung kabilang sa haligi ng Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah. Ito daw ang unang-unang titimbangin, susuriin, bibilangin, titimbangin sa mga gawain ng isang tao sa kabilang buhay. Na kapag na nakita o kaya nasa kanyang mga gawain ang pagsasala ayon sa hadith na nabanggit, ay magtatagumpay ang taong ito kung hindi naman, kung wala sa kanyang mga pagsamba ang pagsasala, waliyaudu billah, ay ganun din naman hindi siya magtatagumpay, waliyaudu billah. So ito yung mga ilan sa mga mukaddima panimula ng ating Sheikh sa page 13. Ngayon sabi ng ating Sheikh, bakit nga ba inuuna nagsisimula ang mga ulama sa pagtatalakay sa tinatawag na at-tahara? Bakit? Dahil nga ang sala ay kalawang haligi ng Islam, no? At ang pinaka ang mga pagsamba ay may mga kondisyon ito. Ang sala ang pinaka kondisyon, pinaka obliga, pinaka kondisyon na kailangan isagawa ng isang tao bago siya magsasala ay ang tinatawag na wudu, no? Pag-ablution. Kaya nga sinabi ng mahal na propeta sa sal, miftahul janna as-sala wa miftahul salat tahur. Ang susi ng paraiso ay ang sa pagsasala, at ang susi ng pagsasala ay ang pag-ablution o pagtutuhur, no? Pag-ablution o di kaya pagliligo kung siya ay nasa hadath akbar. Sabi din ng isa ibang hadith, la yakbalullah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay walang wudu, nasa hadath asgar, hanggat hindi siya makapag-ablution, makapag-wudu, sabi ng ating mahal na propeta sa salam. So, kaya sabi niya, kung ang tahara, no, ay susi ng sala at pinakakondisyon ng sala, ay nararapat na babagay na inuuna o unahin natin sa pagtatalakay. At lahat ng mga kitab, aklat sa fiqh, ay inuuna nila ang tahara o ahkamut tahara, mga kapatid. So ito din ang inuuna ng ating sheikh sa kanyang aklat. Ngayon, ang ating tatalakayin sa bab na ito, kabanata na ito, ay dalawa. Ang kahulugan ng tahara at ang mga uri ng tubig. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, sa page 14 tayo, ma'na tahara lugatan. Ano nga ba ang kahulugan ng tahara sa literal nitong kahulugan, lugatan, fil luga? Sabi ng ating Sheikh, huwan nadhafa o hiyan nadhafa wan nazaha anil akdhar alhissiya wal ma'nawi. Ang kahulugan din ng tahara sa literal nitong kahulugan ay nagpapahiwatig ng kadalisayan, kalinisan, kabanalan, o kaya ibig sabihin sa madaling salita, ang literal na kahulugan ng tahara ay ang paglilinis, pagdadalisay mula sa mga akdar, no? Yung madudumi o maruruming hesiya, nakikita tulad ng ihi o kaya tulad ng dumi ng tao o kaya tulad ng dugo ng babae na haid, o di kaya ma'nawiya, ibig sabihin ng ma'nawiya ay mga karumihang hindi nakikita tulad ng mga duming tinataglay ng tao sa kanyang puso. Sa madaling salita, ang Islam ay inutusan tayong maging malinis, malinis o dalisay mula sa mga duming hesiya nakikita. O di kaya mga ma'nawiya, mga akdar, mga sakit ng puso tulad ng inggit, kibar, no, pagmamataas at iba pang mga sakit ng puso, ay kailangan dinadalisay din ng isang Muslim ang kanyang sarili, katulad din ng shirk, pagtatambal at iba pang mga dumi ng puso. So ito daw ang tinatawag na tahara fil luga. Sabi nga ng mahal propeta sa ibang hadith, at tahur o an-nadhafa syatrul iman, ang kalinisan, paglilinis ay kabahagi ng ating iman. So ito yung kagandahan ng Islam, na ang Islam ay naguutos ng paglilinis o kalinisan. Pag siya ay umihi, wajib na siya ay magugas ng kanyang masilang parte ng katawan. So ito ang ibig sabihin ng tahara, mga kapatid, sa filoga, sa literal itong kahulugan. Ngayon naman, itong mahalaga, filistilah. Ano ba nga ba ang kahulugan ng tahara sa fiqh na inilagay ng mga ulama ayon sa relihiyong Islam? Pangrelihiyong kahulugan ng tahara, na ito yung kailangan ng isang tao pag siya ay gagawa ng pagsamba, katulad ng sala, katulad ng pagtatawaf,
So ito yung ano nga ba ang kailangan niyang gawin para siya maging malinis, para pwede na siyang gumawa ng pagsasala. So ini ibig sabihin ng tahara fil istila, sabi ng ating Sheikh, irtifa'ul hadath wa zawalun najis awin najas. Najis aw najas. Ang pagdadalisay, pagtatanggal ng tinatawag na hadath. Dadalisayin daw natin ang ating sarili, lilinisin natin ang ating mga sarili mula sa tinatawag na hadath. Ano yung ibig sabihin ng hadath, mga kapatid? Ang hadath ay ito yung anyo o antas ng karumihan o dumi na tinataglay ng tao bagamat hindi siya nakikita. Okay? Isang kalagayan, ang hadath ay kalagayan ng isang tao na pag siya ay nandito sa hadath, makakapigil o pumipigil sa kanya para makapagsala, no? Para makapagsala. At matatanggal itong hadath na ito kapag siya ay nakapag-ablusyon o di kaya nakapagligo. So ang hadath sa madaling salita, ito ay katayuan, antas ng karumihan na nasa kalagayan ng kalagayan ng tao na maring pumipigil sa kanya para makapagsala hanggat hindi siya makapag-ablusyon, makapagtahara o di kaya makapagligo. Para mas lalo natin maintindihan, ang hadath may dalawang uri, sabi natin mga ulama. Hadath asgar o hadath akbar. Maliit na hadath at malaking hadath. Ang maliit na hadath, kalagayan ng tao na siya ay nasa maliit na hadath, like for example, siya ay umihi, siya ay nagdumi o kaya lumabas ang hangin. O kaya nakatulog. Nasasabi natin siya ay nasa maliit na hadath. Paano siya, paano ito matatanggal pag siya, para pwede na siya makapagsala pag sa pamamagitan ng wudu, ablusyon. Okay, nagising ang tao, gusto niya magsala. Okay, nakahiyang tao, wala siyang ablusyon. Bago siya magsasala, turo ng Islam, kailangan mo munang mag-ablusyon. Dahil ikaw ay nasa hadath na maliit. Okay, so ito yung mga halimbawa ng hadath asgar at paano ito matatanggal sa pamamagitan ng pag-ablusyon. Ang hadath akbar ay kapag life, ang halimbawa nito, ang babae na siya ay nasa hide, mayroon siyang menstruation. Kapag nawala na yung kanyang hide, ay kailangan niyang maligo. So matatanggal ang hadath akbar sa pamamagitan ng ghusl, pagliligo. Hindi sapat ang wudu, kailangan niyang maligo dahil siya ay nasa hadath akbar. O di kaya ang lalaki o kaya ang tao ay nasa junub, nasa janaba, lumabas ang puting semelya, o di kaya tumabi siya sa kanyang asawa, nangyari ang tinatawag na jima, pagtabi, pagsiping sa asawa, siya ay tinatawag na nasa malaking hadath akbar. Na kapag siya ay magsasala, hindi sapat ang ablusyon, bagkos kailangan niyang maligo para matanggal ang hadath akbar. So ito yung dalawang uri ng hadath, na maliit na hadath, matatanggal sa pamamagitan ng ablusyon, katulad pag siya ay nakaihi, dahil lumabas yung hangin o nakapagdumi. Ang hadath akbar, katulad pag siya ay nasa junub o tumabi o nakipagsiping sa kanyang asawa, o di kaya yung dugong haid, dugong nifas, pagkaraan niya mga anak may dugo, kapag nawala yung dugo na ito na dugong haid o dugong nifas, ay hindi sapat ang ablusyon bagkos kailangan niyang maligo para pwede na siyang makapagsala. So kailangan daw natin ang tahara, kailangan natin matanggal itong hadath na ito, itong pinaliwanag natin, malinis natin ang makapag-ablusyon tayo, kaya makapagligo tayo bago tayo makapagsala, para matanggal itong tinatawag na hadath. Wazawalun najas ay para ding matanggal, malinis natin ang tinatawag na najis o ang najas. Ibig sabihin ng najis, yung mga duming nakikita o kaya nararamdaman. Tulad ng ihi ng tao, nakikita. Like for example, pag siya ay umihi, kailangan niyang hugas ang masilang parte ng kanyang katawan. Ito ay pinakakondisyon ng wudu na kailangan, pag ang isang tao ay umihi o kaya nagdumi, ay kailangan po niyang hugasan ang masilang parte ng kanyang katawan. Ito po ay wajib. Ito po ay kabilang sa kondisyon ng tahara. Kapag kung halimbawa, umihi siya, nag-ablusyon siya kagad na hindi niya hinugas ang kanyang masilang parte ng katawan, ito po hindi magiging katanggap-tanggap dahil kabilang sa kondisyon ng tahara, wudu, ay ang paglilinis, alistinja, no? Yung paghugas ng masilang parte ng kanyang katawan. Ito ay kaya kailangan nating maunawaan. No? Ganun din yung dumi na kailangan linisin mula sa ating katawan. So sa madaling salita, ang isang Muslim, ang inihiling sa kanya para siya pwede na siyang makapagsala ay ang matanggal ang hadath,
hadath man na asgar o hadath na malaking hadath o di kaya ang tinatawag na najis. So yan po ang kahulugan ng tahara fil luga wa fil istilah. Ngayon naman tumunga ating sheikh sa mga uri ng tubig. So kasi ang tahara kinakailangan natin ng tubig para kailangan natin gumamit ng tubig para may sagawa natin ang tahara. Okay? So may mga uri ng tubig na pwedeng gamitin at may mga uri ng tubig na hindi pwedeng gamitin, hindi nakakapagtanggal ng hadath o di kaya hindi nakapaglinis ng najis. So kailangan din natin itong maunawaan, mga kapatid. Sa page 16 ng aklat, sabi ng ating sheikh, no? Inalma yang kasimu ila kismain. Ang tubig ay may dalawang uri o dalawang bahagi o dalawang uri. Maun tahur at maun najis. Maun tahur, maun najis. Okay? At bibigyan natin ng linaw kung alin dito ang pwedeng gamitin. Ang hatol ng bawat isa. Unay natin ang tinatawag na maun tahur. No, sabi ng ating sheikh, tahurun yasihu tatahuru bihi. Ang tahur ay ito yung tubig, no, na pwedeng gamitin lamang sa pag-ablusyon o pagliligo, no? At ang kahulugan daw ng tahur ay ito yung uri ng tubig na hindi na bago mula sa original niyang anyo sa pagkakalikha sa kanya. Ibig sabihin, hindi na bago yung mga original niyang katangian na doon siya nilikha. Ano yung mga anyo o katangian niya? Mula sa kanyang amoy, lasa, o di kaya yung kulay niya. So ito yung ibig sabihin ng maun tahur. Like for example daw, sa waong kana na zila minas sama, yung tubig na nagmula sa langit. Ano ibig sabihin ito? Yung ulan. Okay, kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzal na minas sama ima ang tahura. Ibinaba namin mula sa langit ang tubig na tahur. Liutahira kumbi, sa ibang aya, liutahira kumbi, upang inyong gamitin sa pagdadali sa paglilinis, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tinatawag na maun tahur, at ang isang unang alimbawa nito ay yung ulan. So pwede natin gamitin itong ulan, no, tubig mula sa langit sa ating pag-ablusyon o kaya pagliligo. Ito ay tinatawag na maun tahur, malinis na tubig, dalisay na tubig na pwede natin gamitin. O di kaya jarian fil ard, yung mga tubig na nagmumula sa lupa na dito sila nilikha itong katangian nila, no? Like for example, ang anhar, maul anhar, tubig sa ilog. O di kaya uyun, sapa o batis, wal abar, no, yung mga abar, ganun din yung sapa o batis, wal bihar, yung tubig sa dagat. Ito yung mga uri ng tubig at iba pa, no. Ito yung mga uri ng tubig na pwede nating gamitin. Nagmumula sa langit tulad ng ulan o di kaya sa lupa na katulad ng ilog o di kaya dagat o kaya yung sa batis, sa sapa, ay pwede, lahat ng ito ay pwedeng gamitin dahil hindi na bago, dahil ito na yung likas nilang anyo. Maring maisip ng iba, ang ilog, paano gagamitin yun? Ay kulay kayumanggi, kulay brown. Hindi siya malinaw, no? Baka isipin ng tao, pwede pong gamitin ng ilog, tubig sa ilog, dahil yun na yung anyo, no, katangian na dun siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kulay niya. So pwede siyang gamitin. Hindi siya marumi. Pwedeng gamitin po ang ilog o kaya ang tubig sa dagat na bilang pag-ablusyon, no? Bilang paglilinaw lamang to. Hindi, huwag maisip ng iba na ang ilog, pwede, paano siya gagamitin? Kulay kayumanggi siya, kulay brown, no? Ang mauntahur po ay sabi natin yung uri ng tubig na hindi na bago mula sa kanyang katangian, mula sa original niyang anyo o katangian sa kanyang kulay, kasi yun na yung kulay ng ilog na kulay kayumanggi. So ito yung tinatawag na mauntahur na pwedeng gamitin sa pag-ablusyon o pagliligo. Pangalawang uri ng tubig, at ito yung hindi pwedeng gamitin, ay ang tinatawag na maun najis, tubig na naging madumi dahil siya ay nahaluan ng najasa, najis, ng ihi o kaya dumi ng tao, o kaya dumi ng mga hayop na hindi nakakain, okay, o kaya dumi ng hide. So, sabi ng ating sheikh, najisun la yajuzu isti'amaluhu, tubig na naging najis o najis na hindi siya pwedeng gamitin, fala yarfa'ul hadath, at hindi rin siya makakapagtanggal ng hadath, hindi siya pwedeng gamitin sa pagtanggal ng hadath, wala yuzilun najasa, at hindi rin makakapagtanggal ng dumi, at ito yung nabago yung awsaf, yung mga katangian niya sa pamamagitan ng dumi na najis. Like for example,
para mas malinaw, baldin natin sa CR na patakan ng ihi. Okay? O di kaya ng dumi, okay, height. So naging maon najis na siya, hindi nawala na siya, hindi na siya matatawag na maon tahur, at the same time hindi na siya pwedeng gamitin sa pag-ablusyon. Although mga kapatid, kasi bilang karagdagan to, ito mayroon kasi tinatalakay ang ating mga scholar. Sabi nila kapag ang tubig napakalaki, no, yung kulatain, ang kulatain daw kasi nalabanggit sa hadith 300 liters. Napakalaki. Okay? Tulad na for example, ang anhar, ang tubig sa ilog, dagat, kahit maihiyan siya, naapektuhan ba? Nakakaapekto ba yung ihi? Hindi, hindi maalis yung pagiging tahur ng dagat o ng ilog, kasi sa laki pala, sa laki ng dagat, sa laki ng ilog, kahit maihiyan pa siya, hindi magiging najisto kasi napakalaki. Okay? Ngayon, ang problema dito, ang masala khilafiyah dito, yung maliit na tubig, hindi daw umabot sa 300 liters, katulad ng balde na maliit o balde, kapag daw siya napatakan ng tubig, no, napatakan ng najis, ng ihi, dito nagkaibang ating mga scholar. Sa kabuuan nito mga kapatid, at bilang sa akin, yung tinatawag na ihtiyat para makasigurado, kapag napatakan ng ihi o kaya ng dumi o ng dugo ng haid ang isang balde, at medyo na bago o kaya sabihin natin hindi na bago yung kulay niya, mas mainam sa akin iwasan ito dahil nga napatakan ng najis para makahurujan minal khilaf. Although may mga ulama na pwedeng daw gamitin kapag hindi na bago, kahit napatakan ng ihi pero hindi naman nabago yung lasa niya, yung amoy niya, yung kulay niya, sabi nila pwede daw gamitin kahit hindi umabot siya 300 liters. Pero sabi ng ilang scholar, bilang ihtiyat, ay mas mainam huwag gamitin. Humanap ng ibang tubig para tayo ay makasigurado. So ito yung tinatawag na maon najis, na kapag ang tubig ay naging maon najis na nahaluan ng ihi o ng duminta o kaya dumi ng regla, ay hindi na siya pwedeng gamitin dahil nga maring nabago na, nakapekto sa kanya, nawala na siya sa pagiging tahur niya. So ito yung dalawang uri ng tubig na ang pwedeng gamitin lamang ay ang maong tahur, tulad ng ulan, tulad ng ilog, ng dagat o ng tubig sa batis o kaya sa sapa. Ang ikalawa ay maon najis, ito yung nahaluan ng najis at ito hindi pwedeng gamitin. Although may pangatlong uri po ng tubig na tinatalakay ang ating mga scholar. For example daw, ang tubig na tahur. Kapag nahaluan ng sabon o ng shampoo at nabago yung kulay niya, yung lasa niya, yung amoy niya, yung kulay niya, so hindi na siya pwedeng gamitin. Nawala na siya sa tinatawag na tahur. Like for example, ikaw ay naliligo. Okay? Yung balde mo, pumapatag doon, nalalagay doon yung mula sa katawan mo. So talagang natural, nababago yung kulay niya. Makikita natin. So hindi pwedeng gamitin po yung sa pag-ablusyon. Dahil nabago niya, kahit pa nahaluan siya ng bagay na hindi naman marumi, kasi ang sabon, shampoo, hindi siya marumi. Tahir siya, malinis siya, pero nabago niya yung kulay ng tubig, yung maong tahur. So hindi siya pwedeng gamitin. Okay po ba? Para mas maunawa natin to. So ito ang tubig, kapag nahaluan siya ng kahit malinis na bagay tulad ng sabon, tulad ng shampoo, ay pag nabago niya yung kulay niya, naging kulay puti siya, kulay sabon, ay hindi na siya pwedeng gamitin dahil nawala na siya sa pagiging tahur niya. Okay? Like for example, ang tea. Kapag yung tea, nilagay mo yung tubig, naging kulay tea na siya, naging tea na siya, nawala na siya sa pagiging tahur. So hindi na siya pwedeng gamitin sa pag-ablusyon o di kaya pagliligo. Okay? So kailangan natin itong bigyan din na kapag tayo naliligo, kapag yung balde natin, kapag nahaluan ng sabon o kaya ng shampoo na bago yung kulay, hindi na po siya pwedeng gamitin. Okay? So kailangan nating bigyan din ito para mas makatanggap-tanggap ang ating pag-ablusyon o pagtatahara. So hanggang dito na lamang mga kapatid ang tinalakay ng ating Sheikh mula sa page 13 ng aklat hanggang sa page 16, at insyaallah ta'ala sa next episode ipagpatuloy natin ang pagtatalakay sa aklat ng ating Sheikh. Naway napulutan natin ng aral ang nakakuha tayo ng kaalaman hinggil sa ahkam ng tahara at ahkam ng miyah sa pag-ablusyon bago tayo magsasala. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan wa baraka fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi.